Kumusta mga pre? Welcome sa panibagong video. Ang titindi at ang lalakas ng mga imports ngayon sa 2023 Governor's Cup. Kaya't magandang pag-usapan kung sino-sino nga ba ang Ginebra's greatest imports of all time mga pre. Tara't pag-usapan natin ito. Pero bago yan, intro muna tayo mga pre. Ang pinakasikat na basketball team sa Pilipinas ay may bahagi ng magagandang import mga pre. Sino nga ba ang mahuhusay na imports ng Barangay Ginebra San Miguel? Narito ang listahan sa mga pinakamahusay na import ng Barangay Ginebra since 1985 mga pre. Ang una sa ating listahan mga pre ay ang 1985 Reinforced Conference import na si Michael Hackett. Isa siya sa high scoring import sa kasaysayan ng PBA. Nagtala ng PBA record noon na 103 points laban sa Great Taste sa isang laro noong November 21, 1985. Ngunit nasira ito ng maglaon ng 105 points si Tony Harris. Sa parehong komperensya ay nanalo siya ng PBA Best Import of the Conference Award. Nang sumunod na taon, nakipagtulungan siya kay Billy Ray Bates na bumuo na itinituring na pinakamalaking import tandem sa kasaysayan ng PBA. Na nanguna sa Ginebra sa titulo ng Open Conference noong 1986. Ang sunod sa ating listahan mga pre ay ang 1988 Open Conference import na si Jamie Waller. Gumawa ng mabilis na impresyon si Waller sa kanyang unang stint sa Ginebra na nanalo kaagad sa hinahangad na Best Import Award sa kabila ng pagharap sa mahigpit na competition mula kina Norman Black na San Miguel at David Thirdkill ng Pure Foods. Pinangunahan niya ang Ginebra sa isang late tournament run na nagtapos sa isang mainit na semi-final matchup laban kina Third Kid at Pure Foods, isang laro na nakita ng karamihan ng tao na naghagis sa court ng mga barya sa laro na nagluwal ng tunggalian sa pagitan ng dalawang ball club na nagpapatuloy hanggang ngayon, ang tunggalian na tinatawag nating Manila Clasico. Ang sunod sa ating listahan ay ang 1989 Reinforced Conference import na si Carlos Briggs. Isang 5'11 red-haired scoring machine na isang import. Nag-a-average siya na napakaraming 62.1 points bawat laro sa kabuuan ng 1989 Reinforced Conference. Dahilan upang manalo siya ng Best Import Award. Nagkaroon ng di malilimutang mga showdown sa iba pang kapanapanabig na import tulad nila Ennis Watley ng San Miguel at Dexter Shouse ng Pure Foods. Si Briggs na may score ang mataas na 89 points ang nanguna sa Ginebra sa finals noong 1989 bago bumagsak sa powerhouse na Beermen. Makalipas ang isang taon, ibalik siya ng team para sa isa pang tour of duty. Ngunit tila nawala ang magic ni Briggs dahil nakat siya pagkatapos lamang na tatlong laro. Ang sunod sa ating listahan mga pre ay ang 1991 third conference import na si Wes Matthews. Si Matthews ay isang lehitimong NBA champion nang siya ay dumating sa Ginebra na nagsilbing backup point guard ni Magic Johnson sa Los Angeles Lakers title run noong 1987 at 1988. Mabilis niyang tinupad ang kanyang mga credentials sa Hollywood na nanalo ng Best Import Award at nanguna sa Ginebra sa finals. Isang run kung saan kasama ang key defensive stop ni Matthews laban kay Presto sa semis. Ang hot streak win ng Ginebra ay naudlot matapos na bigo sa Alaska Milkmen sa kampiyonato sa pangunguna ni Sean Chambers at Jojo Lastimosa. Ngunit noong panahong iyon, nasemento na ni Matthews ang kanyang pwesto sa Ginebra lore. Ang sunod sa ating listahan mga pre ay ang 2008 Fiesta Conference import na si Chris Alexander. Ang 7'1 import na ito ay karapat dapat na maging isa sa pinakamahusay na import para sa Ginebra dahil siya kasama ang veteranong point guard ng Barangay Ginebra na si JJ Helterbrand, pangunahing responsable sa pagdadala sa Gene King sa finals. Nakalaunan ay nanaig sila pagkatapos ng matinding labanan laban sa Air 21. Si Alexander na binansanggang Alexander the Great ay may average na 19 points at 20 rebounds kada laro mga pre. Ang sunod sa ating listahan mga pre ay ang 2011 Commissioner's Cup import na si Nate Brumfield. Nag-average sa Brumfield ng 24 points at 12 rebounds noong 2011 Commissioner's Cup. Naging instrumento siya para maging contender ang Barangay Ginebra sa season na ito. At ito rin ang taon na natanggap ni Mark Aguiwa ang kanyang MVP award. Si Nate Brumfield ay isang malakas na athletic player na kaya maglaro inside and outside the paint.
Si Brownfield ay madalas na inilarawan bilang isang power forward na may guard instincts, mga pre. Maaari siyang mag-post o mag-atake na nakakrap sa basket. Maaari siyang mag-drive to the hole na malakas o matamaan ang mga medium range jumper. At ang huli sa ating listahan, mga pre, ay ang recent at tinaguri ang greatest import of all time ng Hinebra na walang iba kundi si Justin Brownlee. Ang resident import na hanggang ngayon ay namamayagpag sa kanyang karera sa PBA. Isang 6-time PBA champion at 3-time best import of the conference. Noong August 2018, ipinahayag ni Brownlee ang kanyang pagnanais na manatili sa Pilipinas at maging isang naturalisadong mamamayan. At kalaunan, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala bilang batas noong January 12, 2023. Dahil dito, mga pre, naging kwalipikado si Brownlee na maglaro para sa pambansang basketball team ng Pilipinas bilang naturalized player sa ilalim ng FIBA eligibility rules. At yun lang, mga pre. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating paksa ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa video natin. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!